Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay mas makikilala nyo pa ng lubusan ang isang kapuso primetime king na si Dingdong Dantes. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mamahaling mga sasakyan at mga motor at ang halaga ng mga ito. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang isang Dingdong Dantes ay may tunay na pangalan na Jose Sixto Rafael Gonzalez Dantes III ay isang aktor, host, fashion model, producer, director at TV personality na isinilang noong Agosto 1980 sa Constabulary Station Hospital sa Quezon City. Siya ay nakapag-aral ng grade school sa Ateneo de Manila University, sa high school ay sa San Beda University, at naging party sa San Beda Cheerleader Association noong 1999. Pero nakapagtapos siya ng high school sa Ateneo de Manila University, at sa college naman ay nakapagtapos siya sa West Negros University sa Bacolod City, sa kursong Bachelor of Science with a degree in Business Administration, major in Marketing, noong March 2014. Ang kanyang mga magulang ay sina Maria Angelita Enriquez Gonzalez at Jose Sixto Zafra Dantes Jr. Siya ay may apat na kapatid na sina Cristina Dantes, Jose Angelo Dantes na isang licensed civil engineer na nag-graduate sa University of Santo Tomas, Angela Dantes na kanyang kapatid na sumunod sa kanya, at siya ay with her rider management team, at Victoria Avica Dantes na kanyang bunsong kapatid na nag-graduate ng college sa kursong Business Development, at si Vika ay sinilang noong 17 years old na si Dingdong, kaya akala na marami na anak ni Dingdong ang bunso nilang kapatid na si Vicky. Alam na ba mga Meg na si Dingdong ay first and only Pinoy Global Ambassador of Police? Siya ay isang reserve officer ng Philippine Navy na may ranggong Lieutenant Commander upang makapagserbisyo sa ating bansa, kung saan ang kanyang lulo ay isang Brigadier General at ang kanyang ama naman ay isang Commander ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Siya ay bumuo ng isang foundation noong August 2009 na Yes Pinoy Foundation Incorporated, na kung saan siya ang chairman dito, at ito ay nakatulong sa pagtulong sa mga kabataan sa edukasyon at sa kalikasan. Siya ay founder ng kanyang film studio na Agustos Pictures at CEO ng Dingdong App. Ang aktor na si Enrique Hill ay angkol ni Dingdong, ang aktor na si Paul Salas ay ang kanyang pamangkin, at ang aktor at model na si Arthur Solinap ay ang kanyang pinsan. Siya ay medyo koripot sa kanyang sariling pangangailangan, ngunit pagdating sa pangangailangan sa kapwa ay sobrang mapagbigay siya. Kahit na busy si Dingdong, ay binigyan niya talaga ng panahon na maka-attend sa activities ng kanyang foundation. Siya ay na-attract sa sweet foods, ngunit talagang mahilig siya sa sour foods. At sa totoong buhay, ay takot siya sa daga at multo. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, ang unang naging karelasyon niya ay si Anthony Taos, na isang Filipino-American actress, singer, host at model, kung saan nagsimula ang kanilang relasyon noong 1996. Sila ay mag-love team noon kung saan marami silang pinakilig at ang kanilang tambalan ay nawi sa pag-iibigan sa tunay na buhay. Noong 2004, ay lumipat si Anthony sa Amerika na siyang dahilan ng kanilang long-distance relationship, at dahil dito ay nagkaroon sila na hindi pagkakaunawaan at nagkakalabuan hanggang nawi na nga sa hiwalayan noong 2005. Naging usap-usapan noon na umalis si Anthony papuntang Amerika dahil buntis umano siya sa anak nila ni Dingdong, at ang isyong ito ay maraming beses itinanggi ni Antoinette. Ang pangalawang nakarelasyon ni Dingdong ay si Karil, na isang singer, actress, host, songwriter, producer, entrepreneur, TV presenter at philanthropist, kung saan kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon noong April 23, 2005 sa programang Star Talk ng GMA7. Mayroong usap-usapan na si Karil umano ang dahilan ng hiwalayan ni na Anthony Taos at Dingdong Dantes. Ang relasyon ni na Karil at Dingdong ay umabot lamang ng 3 taon at naghiwalay sila noong September 2008, na ang dahilan ayon kay Dingdong ay busy silang dalawa ni Karil kaya nagkaroon sila ng conflict of priority.
Si Karel ay kinasal sa isang lead vocalist ng bandang Spanchola na si Yael Yuzon. Ang pangatlo at nagpapatibok sa kanyang puso ngayon ay ang Kapuso primetime queen na si Marian Rivera, na isang Spanish-Filipino actress, TV host, model at entrepreneur. Ayon sa iba't ibang source, na si Marian daw ang dahilan ng hiwalayan ni Karel at Dingdong noong 2008. Si Marian at Dingdong ay magkasama sa seryeng Marimar at Jezebel ng GMA7, kung saan si Dingdong ang leading man ni Marian dito, at naging mag-love team ang dalawa na nauwi sa tunay na pagmamahalan. Dahil naging high-rated primetime show ang Marimar sa Philippine Television, kaya naging primetime king and queen sila. Naging team up rin sila sa soap opera na ang babaeng hinugot sa aking tadyang, Endless Love, My Beloved, at nagkaroon rin sila ng pelikula kung saan ang kanilang first movie ay pinamagatang One True Love bilang love team at nasundan ng You To Me Are Everything. Noong una, hindi bet ni Marian si Dingdong dahil parang suplado raw ito, at sabi ni Dingdong sa isang magazine interview na hindi raw sila magkasundo at all. Noong 2009 ay naging usap-usapan na parang may relasyon na sila, pero noong February 2010 lang nila ni-reveal sa isang exclusive magazine interview na meron silang special relationship. Pagkatapos ng 3 taong pag-iibigan, si Dingdong ay nag-propose kay Marian, una sa Macau noong 2012, at ang pangalawang proposal ay sa isang surprise live proposal sa Rivera's dance program noong August 2014. Ang dalawa ay kinasal noong December 30, 2014 sa Immaculate Conception Cathedral, Cubao, Quezon City, na ang reception ay sa Mall Officia Arena sa Pasay. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 2 anak na sina Maria Leticia Gracia Dantes, na isinilang noong November 23, 2015, at Jose Sixto Gracia Dantes IV, na isinilang noong April 16, 2019, na kapwa ipinanganak sa Makati Medical Center. Si Dingdong mga Meg ay nagsimula bilang isang model noong 2 taong gulang pa lamang siya, at lumabas sa advertisement ng isang brandang gatas at sa iba pang mga produkto, bago siya sumali sa all-male dance group na Abstract Dancers, kung saan ang kanilang grupo ay naging regular sa Eat Bulaga at sa Dutch Entertainment. Bilang aktor, ang kanyang first movie appearance ay sa Shake, Rattle and Roll 5 sa episode na Anino. Pagkatapos ng 3 taon, ay lumabas siya sa youth orientation na TGIS noong 17 years old siya, at hindi pa Dingdong Dantes ang screening niya noon, kundi Rafael Dantes pa. Siya ay unang ipinaris kay Anthony Taos na ang kanilang love team ay isa sa most memorable love teams sa Philippine entertainment industry noong 1990s. At sila ay nagkaroon ng mga pelikula gaya ng Honey My Love So Sweet, Kiss Mo Ko, at I'm Sorry My Love, at ang teleserye na Ana Karenina. Noong 2001, siya ay itinambal kay Tania Garcia sa isang top Belgium A primetime soap opera serye na may pamagat na Sana Ikaw Na Nga, at sa isa pang serye na Twin Hearts. Siya ay magaling din sa pag-host. Siya ay nakapag-host sa SOP, Binibining Pilipinas, Starstruck, Family Feud, Huwag Kukurap, Sunday Pinasaya, K-Solve, at Amazing Earth. Ang kanyang iba pang TV shows at mga pelikula ay Encantadia, Genesis, Descendant of the Sun, Mulawin the Movie, Moments of Love, Himidora, Segunda Mano, at marami pang iba. At dahil sa galing niya sa pag-arte, kaya marami siyang mga natanggap na mga parangal, mapa-television man o mapa-pelikula. Pagkatapos ng 13 years, ay nagkaroon ulit si Dingdong at ang kanyang asawa na si Marian ng bagong pelikula na sila ang main cast, na ang pamagat ay Rewind, kung saan ang daming dumagsak para mapanood ang pelikulang ito dahil sa nakakaiyak na kwento nito. At ngayon mga Meg, ay masisilip na ang kanyang mga naipundar gaya na lang ng kanilang bahay, mga mamahaling sasakyan at mga motor. Ang kanilang dream home ay tinatawag na Casa Dantes, na isang modern and industrial style 3-story home na matatagpuan sa Makati. At ito ay naitayo ng ilang taon, pero 2 dekada itong pinagsikapan. Ang paboritong lugar ng aktor sa kanilang bahay ay ang kanilang backyard, na kung saan doon siya umupo tuwing umaga habang nagkakape. At ang paboritong lugar naman ng kanilang mga anak ay ang pool area. At narito ang ilang bahagi ng kanilang bahay.
Ang kanang iba pang naipundar ay ang kanyang mga sasakyan at mga motor, gaya ng Maserati Gran Turismo na nagkakahalaga ng 7.28 million pesos. Ducati Javel na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. BMW R1250 GSHP na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Ducati Monster 1200 na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. At marami pa siya mga sasakyan na hindi pinakita sa publiko at marami rin siya mga collections na motorcycles. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!